because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Thank you, Lord. All fear is gone, because I know, and because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Ladies choir, akin akong tinatawagan para sa inyong handugawit sa Panginoon. Praise God. Thank you.
Praise God. Amen. Thank you, ladies, sa napagandang awitin na yan. Praise God. At salamat sa Panginoon. Amen. Tayo idadako na sa mga visitors this morning. Kung meron po, no? At announcement, habang pinaghahanda ko sa panalangin si Brother Errol, no? Sa offering prayer natin. Okay, let's welcome our dear visitors today. Yuli and Arnel Azores, invited by Barnemi Adarayan. Siyad, sambo mo siya. And Sister Yoli at Brother Arnel Azores. God bless you po. Amen. Pagpalaay kayo ng Panginoon at nawa maging mainam ang gawain na ito sa inyo sa umagang ito. Praise God. At meron pa, Sister Brother Freddy Tolentino, invited by Sister Edna Maldog. Ready to then. Ah, dito po siya. God bless you, Brad. Amen. Meron pa ba? Celso Dagupko Jr. Invited by Brother Gary Bibiro. Ayan. Praise God. God bless you, Brad. Amen. Thank you. We're glad to have fellowship with you. Amen. Naway, hindi lang yan ang maging una. Praise God. At tuloy na makasama pa namin kayo sa pananambahan sa ating Panginoon. Amen? So, announcement and upcoming events. Sa lahat ng Sundays ng month of June ay general service po sa kinaumagahan. At ito yung first Sunday natin, kaya medyo marami tayo. At higit nating, amen, inaasam no, yung medyo malawak na sanctuary natin dahil sa daming natin mga kapatid. Praise God! All Sundays po. And June 3 to August 5, yung civil service exam review. At nag-start na po kami yesterday, no, about sa review yan, mga kapatid. At may diagnostic test po pala yun, mga kapatid, no? At nung tinignan namin, puro investment. Kaya, Cycle Lord, salamat. Puro interest pala. Puro interest yung mga exam. Pero, Cycle Lord, thank you dahil nagka-interest ka sa akin. Amen, nagka-interest siya sa atin, mga kapatid, no? Kaya, ito yung buhay, kailangang mag-aral, mag-review para sa paghahanap buhay natin, mga kapatid, dahil, amen, kailangan dumaan sa proseso yung lahat ng bagay, no? Maging legal. Kaya, ayan, ang registration fee po ay 150. Patuloy pa rin po kami nag-accommodate. Next Saturday, meron pa rin. At ang time is 2 to 4 p.m. pa rin po. At kahapon, nasa more than or less 15 delegates po yung meron sa conference room. Kaya salamat kay Arnel at sa kanyang kasama kahapon. Naging madugo talaga ang aming review kahapon. Amen. Praise God. Pero nag-enjoy po kami. Next, June 4, meeting of all the members of Cyber Audio, Video and Music Department, including choir. Right after service. May meeting po ang audio and video department after nito. After ng service. June 4 din po, yan po yung Sunday School Teachers Meeting sa ganap na alas 2 po. Paalala sa lahat ng teachers. Kaya wala po kaming youth service today. So, ang youth service po namin ay gaganapin na sa June 11 and 18. Magkadikit po yan. At 1:30 p.m. Paalala sa lahat ng kabataan. Okay, June 11 is Sings Inspiration is Testimonial Service sa, I think, 4 yan, 4 up naman. Okay, June 18, Ordination of Deacons and Trustee para sa ating mga maigiting na elders, June 18. And June 23 to 24, yan naman po ang aming youth outdoor at patuloy nyo pong isama sa panalangin ang mga kabataan. At Tropical Valley Resort, Taytay Rizal. 23 and 24. Friday po ng 6 p.m. Nandun na po kami at Saturday, hanggang Saturday po ng 5
8 PM din po ulit. Okay, June 25, magkakaroon po ng accomplishment report. And June 27, yan po yung last Tuesday of the month, ang every month na ginagawa natin, Men's Overnight Fellowship. Topic, what is the importance of having a home church? Okay, napaganda ang ating presenters, Pastor Anton Pakanan and Brother Arnel Navales, at ilarapa po ng ating mahal na Pastor Ray Soriano. So, napaganda, what is the importance of having a home church? Ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng, amen, isang home na church na, no, na pinagsisimbahan, mga kapatid? Praise God. Ladies, ang ladies po ay magkakaroon ng garage sale project. Start today at the car park. So may garage sale po pala ang mga ladies. Tangkilikin po natin ang sariling atin, mga kapatid, dyan sa likod at the car park po, mga kapatid. Amen? I think project po nila yan para sa ating church pa rin, mga kapatid. Then always remember to pray and support our church construction project. Huwag po natin kakalimutan yan, mga kapatid. At kanina nga ay may devotion kami, mga kabataan. At talagang sinama rin namin yan sa panalangin, mga kapatid. Amen? Okay. Written testimony. Okay, dito lang ako. Magandang umaga po sa ating Panginoong Jesus Kristo at sa inyo, mga kapatid. Nais ko lang pong pasalamatan ang ating Diyos na buhay sa pagtugon niya po sa aking panalangin. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na dahil sa talento na ipinagkaloob niya sa akin, ako po ay nakapasa sa LTO Licensure Exam. Okay, may license na pala siya. Salamat din po, mga kapatid, sa ambag na panalangin. Tunay na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng mga banal. Ask and it shall be given you. For everyone that asketh, receive it. To God be the glory. To the written testimony ni Brother Joseph Santos. God bless you, Brad. Amen. Praise God. Kapakan natin ating Panginoon. Okay, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon at sa lahat ng mga nananalangin sa akin. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Tunay na malaki ang nagagawa ng sama-samang pananalangin. Dahil minsan pa napatunayan muli ang kanyang kabutihan. Kaya't ako po'y nagpapasalamat at nagbabalik ng papuri sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, from Brother Juanito Suarez. Amen. God bless you po. Dito na po siya ang ating mahal na kapatid, kasama natin mga kapatid. Amen. So, prayer requests. Okay. And birthday celebrants. Don't doubt him, just believe that everything's working just too good for you and everything will work around all right. My new ministry, from my new ministry, William Mario Branham. Siya ang quote ng ating kapatid, huwag tayo magda-doubt sa kanya. Amen. Ating batiin at salubungin ng palakpakan, Brother Carlo Muñoz. Amen. God bless you, Brad. Parado ako sa katrabaho kong yan. At kapatid, Brother John Ray Notarte, June 4. Ngayon din po, kanyang karawan. Brother Arnel Navales, happy birthday, Brad. Amen. Sister Maring Ulala, happy birthday po. Amen. Brother Jeremy Mejia, June 5, kanyang karawan. Brother Junel Baredo, June 5. Brother James Arellano, June 5 din, kanyang karawan. Happy birthday, Brother James. Brother Jason Perejoles, happy birthday. Brother Kenneth Juarbal, amen. Thank you, Lord. Happy birthday, Brad. Brother Jefferson Santos, happy birthday. Brother Jong Banglos, happy birthday po. Amen. June 8, PB Fiona Eduarte, kanyang karawan. Sister Lovely Junyo, happy birthday. Kaya pala June, Junyo. Amen. Sister Joanna Marie Mercado, happy birthday. Okay.
Sister Sophia Isabel Muñoz. Happy birthday. Napakarami, no? Brother Angelito Mejia, June 10. Happy birthday. Sister Priscilla Julio. Happy birthday po. Asking God to bless you with every kind of joy on your birthday and always your family, Elect Bride Assembly. God bless you po sa may mga karawan. At ang tatawagan, Brother Errol, para sa panalangin, offering, and tithes, pledges. God bless you po. Tayo po'y manalangin, minsan pang yumuko, bigay respeto sa ating Diyos na buhay, laging umaalalay, gumagabay sa bawat sa amin. Ama, narito po kami, muli nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, isang napaka maaliwalas na araw, Lord, isang malusog na pangangatawan, Lord, ang aming pinasasalamatan sa iyo, Panginoon. Isang dakilang Diyos, Panginoon, na kailanman, Lord, ay hindi, Lord, ay kinapos, Lord, ng biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli narito kami, Lord, bawat isa ay kumikilala bilang home church, Lord God, ng lugar na ito, Panginoon. Narito ang kanilang presensya, Panginoon. Narito ang kanilang offering, Panginoon. Narito rin, Lord God, ang kanilang mga pledges. Even, Lord God, ang tithes, Panginoon. Higit, Lord, ang buhay na may alay nila para makita nila ang bahagi nila sa iyong katawan, Panginoon. Lord, pagpalain mo mga kamay na ito, Panginoon. Anuman source of income nila, Panginoon. May mga naghahanap buhay, Lord, sa construction field, Panginoon. May mga iba'y may mga business, Panginoon. Iba'y nasa BPO, Panginoon. Iba'y namamasukan, Panginoon, sa iba't ibang kumpanya. Iba'y mga self-employed, Panginoon. Ngunit isa ang Diyos na aming kinikilala, Panginoon. Ang Jehovah Jireh ng aming buhay, Panginoon. Kailanman, Panginoon, ay hindi namin nakita ang kinapos, Lord God, ng pagsusupply ng bawat pangangailangan namin, Panginoon. Lord, hanggat kami nananatili, Lord God, na unahin lamang lagi-lagi, Lord, ang iyong kaharian at ang lahat ay isusupply mo sa amin, Panginoon. Muli, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kabutihang ito, Ama, at gayon niyo po, Lord God, ang bawat magdiriwan ng kalangkarawan, Panginoon. Wala mang kaming mairegalo, Panginoon, material ang tanging. Lord God, mariregalo lang namin, Panginoon, ay ang isang munting panalangin. Lord, ang bigyan sila ng mainam na kalusugan, Panginoon, para higit sila makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Magkaroon silang kapahayagan, Panginoon, ano bang plano mo, Panginoon? Bakit sila, Lord, namamalagi sa mundong ito, Panginoon? Lord, minsan pa ikaw mangusap, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon, magamit anumang pinakaloob mo, Lord God, ng mga gifts, mga ministry, Panginoon, para, Lord, maisulong ang iyong kaharian, Panginoon. Minsan pa, Lord, pinasasalamatan ka namin, Lord God, sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa sa aming buhay sa araw na ito. We bring you back all the glory, all the thanksgiving. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Lord, I want much more of you. Habang tayo nagkakaloob, amen. I want much more of you to daily dwell in your presence. To decrease that you may increase in every day, dear Lord, be much more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. In everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. I give you my heart today. I give you my heart today. Habang tinatawagan ko si Brother Joshua, and para sa kanyang report, I surrender my will, the Lord,
in everything I have, oh Lord. All that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. Amen. So, isa pong magandang umaga sa bawat isa sa pangalan po ng ating Panginoon. Ako po ay magre-report lamang ng mga pledges natin for the month of April. April pala siya. Okay. So, for the month of April. Pero ang reporting natin ngayon. Okay. So, narito po ang pledges ng bawat isa. Okay. So, for the month of April 2017, yung mga inambag po natin. So, every month po ay magre-report po tayo kung ilan po ang nalilikom natin na pledges. Kung makikita natin kung kailangan ba nating mag-meeting or hindi. Okay, thank you. Next, Sir Gretel. So, group 1 po at ang ating leaders si Brother Jong Banclos, si Sister Gretel. So, narito po ang pledges. Ang target po natin is 28,200 and then 100% po kuha po siya. Kaso lang, 16 families lang ang nagbigay. Kasi yung iba wala pa yung apat. So, ibig sabihin, wala pang pledge yung apat. So, kung mabibigyan natin sila ng pledge sana, mas mainam. Out of 20 families. So, 16 ang nagbigay. Target, nakuha natin yung target doon. So, mabigyan lang natin yung apat sana para at least mas lumaki pa. And then, may special pledge. Special pledge po, bakit po siya tinawag na special pledge? Dahil yung mga kapatiran natin nasa abroad, kumbaga instant lang siya. Kumbaga minsanan lang. Hindi natin alam kung next month magbibigay pa ulit sila or sa mga susunod. So, nariyan po. So, meron po tayo sa group 1 na actual natin ngayon is 42,900. Out of 16 families. So, ini-encourage po natin lahat sana makapagbigay tulad ng sinasabi ng ating pastor. Gano'n man kaliit, magbigay tayo para meron tayong bahagi dun sa iglesia natin. Ito, part tayo ng church na to. So, kailangan natin. Meron tayong gampanin. And then, next group. Sa group to po, si Brother Ramil po ang in-charge dyan. Next. Kasama si Brother Al. So, sa group 2, ang target is 15,700. So, actually po, 100% siya actually. Kasi 14,700 yung actual niya. Kaso lang yung quarterly po kasi dyan, hindi pa nagbibigay. Yung yearly, walang amount po, Brother Ramil. Pasuyo na lang. Kaya hindi natin, meron kasi 17 families po yung nagbigay. Dun sa 14,700, may isa na walang amount, yearly ang nakalagay. And then may isa na quarterly. Ang alam ko dyan is 3,000. So, kaya naging 15,700 po yung target natin. Pagdating ng pang third month, mapupunan yung actual natin na kakulangan na 1,000 kung makikita natin. Kaya 100% pa rin siya. Okay? And then 500 kasi may kapatiran tayong binless. So, nagbigay pa ng sobra. Bukod dun sa pledge siguro na 1,000, ginawang 1,500. So, naging additional pledge siya. And then, ang group to po is, meron silang remaining dati na 3,100. So, sinama ko na po dyan. So, may isa pa, Brother Ramil, na nakalagay na wala pang pledge. Kaya nilagay ko dyan, one family, no pledge. Out of 20 families. So, may total po sila na inabot sa amin na 18,300 pesos. Yun po ang group 2. Amen. So, group 3, lipat tayo ng group 3. So, Brother Rico and Brother Joey po ang in charge. Or Joey Rance. Opo. So, dito po, medyo marami pong ninagbigay. Tignan natin. Ang target natin is 25,400
94. Bakit po may 94? Kasi minsan may quarterly na nagbibigay. Kung halimbawa, 1,000 yon, kaya nagkakaroon ng butal. Okay? Para maintindihan po natin. Ang actual pledge po natin noong April ay 14,600 out of 15 families. So medyo marami po ang hindi nagbigay. 14 families po ang hindi nagbigay. Abulin po natin. Bigay tayo kay Lord. Out of 29. So, lalaki po siya. Titignan natin. Looking forward tayo. This June, nalalaki po yan. And then, 14,600 po ang pledge ng Group 3 na inabot sa amin. Okay? So, Group 4. Amen. So, Group 4 under Brother Ed Alcantara. So, yun po. Tinotal ko po yung binigay niyo sa akin na target, Brother Ed. 18,550. And then meron tayong actual na 16,000. Ang nagbigay is 22 families. May anim na pamilya na wala pong pledge. So, kung kailangan nyo po ng pledge form, meron po ako sa taas. Sabihan nyo lang po ako. And then 8 families po na unpaid, hindi po nagbigay. Kaya ang inabot sa akin is 16,000 out of 36 families. So, nakikita natin na malaki yung magiging improvement pag nakapagbigay tayo lahat. Group 5, para makita natin yung pinaka-summary mamaya. Group 5 po, under Brother Micah Darayan. Okay. So, ang target po natin is 31,270. Ang actual po natin, 28,270 sa 36 families. May dalawang pamilya na walang pledge, and then may tatlong pamilya na unpaid. Yun yung sinasabi ni Brother Micah kanina, out of 41 families. So, sila po ang pinakamaraming pamilya sa grupo nila. And then, may dalawang pamilya na nag-advance. Yung isa is isang taon na. Isa ata, quarterly, Brother Micah. In-advance na niya, kaya may advance dyan na 14,000. Kaya ako po nilalagay na ganyan para makita natin yung target at saka yung actual kung nakukuha ba natin. Okay? And then special pledge, tulad ng sinabi ko po kanina, 18,000 pesos. So may total sila na 60,270. So sila po ang pinakamalaki na pledge sa Group 5. Amen. So summary tayo, Sir Gretel. Okay, summary of pledges. Ito po yun. So, okay, total, nabanggit ko na. Next, Sir Gretel. Isang pindot. So, ang target natin is 119,214 pesos. 119,219 pesos ang target. Pero, pag tinotal natin siya, Sir Gretel, meron tayong deposit na 152,070 pesos po. So, napaka-positive nung response. Marami pa po ang hindi nagbibigay. For the month of April po. Sorry, Sir Gretel. For the month of April, sorry. Next month pala yung May. So, April pa lang yan. Monthly po. Isang buwan pa lang po yung pledge na yan. Opo. At marami pa pong hindi nagbibigay. Kung makapag 100% makapagbibigay, baka umabot po siya ng 200. So, looking forward, pagtulong-tulungan natin at kami po bilang nasa trustee department ay maglilingkod po sa inyo. Next po, Sir Gretel. So, dyan po aabot yung 33 pesos natin. Yan po ang aabuti niya. Amen. Next, Sir Gretel. So, God bless you from trustee department. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Para po sa mga bisita namin, no? Huwag po kayo magugulat sa bagay na yan dahil meron pong proyekto ang aming church at napakasikip na po namin. Kailangan po ng mas malaki yung church. Kaya nag-aambagan po kami para sa proyektong yan. Amen. At ay tatayo na mga kapatid. Praise God. Ang group namin malamang babawi yan this month. Amen. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon at alam ko saksi kayo sa biyaya ng Panginoon. Tapat siya sa kanyang salita. Amen. Subukin daw natin siya.
kung hindi niya bubuksan ang durangawan ng langit para sa atin, mga kapatid. It's the Spirit, the Holy Spirit. Amen. Yan ang ating pinakakailangan sa lahat ng ating ginagawa, no? Ang Espiritu ng ating Panginoon na patuloy na manahan sa ating puso. Hallelujah. Thank you, Lord. Habang tinatawagan ang ating mahal na pastor, thank you, Jesus. Could describe just how I feel inside. I write a song concerning my dear Lord. Praise God. The words would be beyond compare to any ever heard. Thank you, Father. To glorify the one that I adore. Amen. Awitin natin mula sa ating mga puso. Let's just worship Him. Words could not explain. Yes, Father. Just why bore our shame. No praise could quite convey the love He showed. Could never a hungry, thirsty soul. Thank you, Father. But the Spirit in God's Word can make men whole. Let's just raise our hands. Let's just worship Him. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that makes men whole. Yes, Lord. Thank you, Father. It's the Spirit, the Holy Spirit. Don't you let yes, Lord. God's come in, Lord. Your privilege. Your soul. Thank you, Jesus. If love could project starting within His bride, yes, Lord, the reasons for her fears would all subside. If she partakes the robe of white, dressed in all His grace, yes, Lord, the love of Christ would shine upon her face. But her love cannot be known if Christ is never shown. The life in which the love in her has grown. Thank you, Father. Her love could never win the heart of a lost and lonely soul. Yes, Lord. But the Spirit in God's words can make men whole. Thank you for your Holy Spirit, Lord. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why don't you let God's Spirit fill your soul? Just let God's Spirit. Just let God's Spirit fill your soul. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, yes. Thank you, Father. Amen. Praise the Lord. Lahat ng ating maring sambitin, bigkasin, sabihin sa likod ng pulpito ay mawala ng kabuluhan kung walang pahid ng Espiritu ng Diyos. Amen. Pero salamat dahil ayon sa kasulatan, lahat ng salita na naisulat sa Biblia ay hiningahan ng Diyos. Amen. Kinasihan niya. At siya ay nagsugo ng mga lingkod niya na may kasi niya rin. Hiningahan niya rin ang kanilang buhay. Para tiyakin, anuman ang kanilang pinangaral,
ay merong kalakip na Espiritu ng Diyos. Amen. So, ganun paraan ay hindi po tayo mag-aaksayan ng panahon sa church. Bawat salita na mamumutawi sa bibig ng lingkod ng Diyos ay may kapangyarihang bumago. Amen sa ating buhay. Amen. Ito'y salita ng Diyos kung ito'y binibigkas sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Bago tayo manalangin, gusto ko lang isama natin sa prayer si Pastor Aris Anore, pastor ito ng Church sa Taguig. Siya po ay nakaschedule na dumaan sa angioplasty. Sa puso po yun, ano? Sa, I think it's in June 8, kung di ako nagkakamali. On June 8. Kaya pag-pray po natin, di basta-basta yung procedure nito at napakamahal po na procedure. So isama po natin siya. Ako po'y nakadarama para sa kanya being a pastor myself. So ganun din po sana. Isipin niyo kung yung pastor niyo ang dadaan dun sa procedure na yun. So just pray for him and the family. Amen sa panahong ito. Tayong lahat ay yumuko. Ama namin kami lumalapit para hilingin ang dakilang patnubay ng Espiritu mo. Kagaya ng sabi ng awitin, ang Espiritu mo lang ang tunay na bumabago sa buhay ng tao. Ito ang bumabago sa kaluluwa. Itong nagdadala ng bagong kapanganakan, Lord, sa bawat individual. Kaya iniling ko po na lahat ng masasabi ngayon, lahat ng ikikilos ng iyong lingkod, ay, Lord, maibunsod lahat nawa, Panginoon, ng Espiritu mo lamang. Hindi, Lord, ng aking sariling pag-iisip, hindi ng aking sariling galaw, Lord, bilang tao, but may I be covered with your blood and with your Holy Spirit na, Panginoon, makapag-minister ka ngayon sa pamamagitan ng kaloob na binigay mo sa akin as I get myself out of the way, Lord. Meet the needs of your people, I asked, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga banal na kasulatan. Praise the Lord. Noong Wednesday, medyo giniginaw ako. Sabi ko, ang ginaw pala. Dahil hindi po ako nag-preach noong Wednesday. Pero ngayon po, init. Dahil sa dami natin. Pero, amen, the Lord will comfort you. Presence niya nawa ang magbigay ng kaaliwan sa atin. Magbigay ng kaginhawahan para tayo makapakinig ng maayos salita ng Diyos. Genesis chapter 1. Verses 1 to 3, babasahin natin ulit yung scripture na yun. Tutuwa tayo makasama ang mga bisita natin ngayon at nawa ang Panginoon ang magpala sa inyo at kayo po ay merong makuha sa inyong pakikifellowship sa amin na mananatili po sa inyo at makatutulong sa inyo. Amen. Habang kayo ay patuloy na nagsasaliksik tungkol sa kalooban ng Diyos. Verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. Gusto kong basahin yung quote na binasa natin nung nakaraan sa message na there is a man here that can turn on the light. Sabi niya dito, he is the designer. He is the designer. He is the designer. He knows what it takes. He is well-dressed in the power of His resurrection. So this is speaking of the Lord Jesus. Ang sabi, alam niya raw kung anong kailangan dahil siya ay nadadamtan, nagagayakan sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. So you see, ang Panginoon mismo as the Word ay kailangang mailagay sa tamang posisyon niya, sa tamang kalagayan para makapag-minister ayon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Gusto kong hawakan niyo yan sa inyong puso
sa ating pagpapatuloy. He is well dressed in the power of His resurrection. Hallelujah. He said He is walking among us today in the power of His resurrection. He knows what it takes to put a church in rapture order. Alam niya kung anong kailangan para mailagay ang iglesia sa kondisyon para sila ay maging handa sa pag-agaw. Rapture order. So diyan po natin kukunin ulit ang ating subtitle. This is Rapture Order B. At sa ating serya, this is part 4. Hindi ako nagkakamali ng Restorer of Order, part 4. Diyos nawa ang magpala sa inyong lahat ay lahat ay sipo ngayong umaga. Praise the Lord. Kapag may gagawin ng Diyos, pinaghahandaan niya. Nagbibihis siya ng angkop dun sa kanyang trabahong gagawin. Kaya nga, sa Biblia, makikita niyo ang maraming iba't ibang pagpapahayag niya. Para bigyan kayo ng ehemplo. Nung si Abraham ay tumanda na, he was 90 years old. Tuyo na ang katawan, walang kakayahan para magkaanak. At yung hinihintay nilang pangakong anak ay hindi pa rin dumarating. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya, I think it's in Genesis chapter 17, bilang El Shaddai. El Shaddai, na ibig sabihin, the breasted one, the breasted God. Yun ang ibig sabihin nun. Yung Shad kasi ay kumakatawan sa dibdib ng babae. Okay? El Shaddai. Ibig sabihin, mistula siyang ina na merong, tawag dito, dibdib. At yung dibdib na yun, punong-puno ng gatas para bigyan ng lakas ang kanyang anak na si Abraham sa pagkakataong mistulang sanggol na nangangailangan ng lakas mula sa kanya dahil ang kanyang katawan ay natutuyo na, tumanda na siya ng husto, pero kailangan niya ng lakas para matupad ang pangako ng Diyos sa kanila. And so, siya'y nagpakita bilang El Shaddai. So, he dressed himself up like El Shaddai, bilang isang babae. You see, gagawin ni Lord lahat ng kailangan gawin para matugunan ng pangangailangan ng kanyang anak. Yun po ang inyong pakaisipin palagi. Kaya nga, nung siya'y magpakilala dun sa New Testament, nung siya'y maging ang ating Panginoong Jesucristo na, ang kanyang pagpapakilala is, I am that I am. O kay Moses pa lamang, ang sinabi niya na that I am that I am. At nung siya'y dumating sa New Testament bilang the Lord Jesus Christ, sabi niya, before Abraham was, I am. You see, parang, hindi po papasa yung kanyang grammar kay Brother Arnel. Before Abraham was, past tense na yun eh, pero sabi niya, I am. Dapat I was din. Pero ang Diyos kasi hindi mo pwedeng kulungin sa nakaraan at sa hinaharap. Siya ay walang hanggan. Ibig sabihin, palagi siyang present, kaya siya ang the great I am. Ibig sabihin nun, kung anong kailangan ng kanyang anak sa particular na panahon ngayon, siya ang katugunan doon. I am, amen, I am, hallelujah, what you need. I am the supply. Ako ang tugon sa lahat ng pangailangan mo ngayon. Huwag mo muna intindihin yung hinaharap. Dahil pagdating ng hinaharap at nagkaroon ka ng problema, ako pa rin yung I am pagdating ng panahon ngayon. Ako pa rin ang tugon sa pangailangan mo. So he revealed himself to Abraham as El Shaddai. Dahil yun ang kailangan ni Abraham. Amen. Lakas mula sa Diyos para magkaroon ng kasariwaan ng kanyang katawan to fulfill the promise. Amen. Nung siya ay, nung si ang Israel ay tatawid na sa, tumawid sa Jordan River, o patawid sa Jordan River, amen, para i-conquer ang promised land, anong nakita ni Joshua? Ang nakita niya ay, isang kapitan. Diba? Nung sila lulusob na doon sa Jericho. Hallelujah. Nakita siya ng isang itsurang sundalo. Pero sa kalooban niya may nagsasabi, hindi ito karaniwang sundalo. Kaya siya'y lumapit na nagtanong, sino ka baga? Ikaw ba'y kakampi namin o kalaban namin?
at nagpakilala siya, I am the captain of the host of Israel. Hallelujah. Of, amen. Ako ang kapitan ng hukbo ng kalangitan. Hallelujah. And so, because that's what they needed. Sila ay tutungo sa pakikipagbaka. Kailangan nila ng kapitan. Kailangan nila ng leader na mangunguna sa pakikipagbaka. So he dressed himself up as the captain of the host. Tama ba yun? Nung si Abraham ay mag-aalay ng, inutusan ng Diyos na mag-aalay dun sa isang bundok. Diba? Kanya nang i-aalay yung kanyang anak eh. Pero nagpakita ang Diyos sa kanya. Sabi kasi nung anak niya, Tatay, narito na yung kahoy, narito na yung altar, pero nasaan yung iaalay na kordero? Amen. Pero sabi ni Abraham, God will provide for himself a sacrifice. Ang Diyos ay nagpakilala, nagpakita, nag-appear kay Abraham bilang ano? Jehovah Jireh. God will provide for himself a sacrifice. Kasi yun ang kailangan ni Abraham noong panahon yun. Diba nung dumating siya dito, the first time, he was what? He was a lamb. Bakit? Kasi siya'y dumating para tubusin ang ating kasalanan the first time. Siya'y maamong kordero. Ang sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Pero next time he comes, he will be a lion. Bakit? Kasi yun na ang kailangan ng mundo. At yun na ang kailangan ng kanyang mga anak na sila ipagtanggol, na sila ay, tawag dito, sila ay ipaghiganti. Amen. He will be a judge. Pagdating ng araw na yun. Hallelujah. Ililigtas niya ang kanyang bayan. So he was the virgin-born lamb. Amen. At pagkatapos sa dulo, magiging Leo the lion. It's all in the heavens also. Diba? Nakita niyo sa Zodiac, siya ay, amen. Sa umpisa ay ano? Cordero. And then sa dulo ay Leo the lion. Praise the Lord. So dito, ang sabi, ang Diyos ay nadadamitan sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. And that's what it takes para ano? Para mailagay ang iglesia sa tamang kalagayan, sa tamang kaayusan. Amen. Para sa rapture, rapture order. So mayroong certain manifestation ang Diyos na yun lamang ang makapaghahanda sa bride para sa rapture. So kailangan ma-recognize mo yun. Kailangan tawag dito, ikaw ay madaanan ng epekto ng kanyang manifestation na yun. At mamaya makikita natin kung ano ba yan sa ating panahon. Alright. Basahin natin muna yung Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 28 this time. Because nung una, tinignan natin yung heavenly order, yung kaayusan sa langit. And then pagkatapos ay bumaba tayo sa lupa, yung nga yung binasa natin kanina, sa Genesis chapter 2, nagsimulang kumilos ang Espiritu ng Diyos sa mukha ng tubig na nasa ibabaw ng lupa, at siya'y nagsalita, let there be light. What's that? Sinimulan niyang ayusin ang masalimuot na mundo, madilim na mundo, walang anyo ang sabi. Dahil ito po ay ginulo ng kaaway ng Diyos nung siya isipain mula sa langit. And so, yung mundo na ginawa ni Lord, God created the heaven and the earth, kasama na po yun. Yun ay maayos, I believe. Pero ito ay ginulo. Amen. Ang kaaway, kaya narito ang Diyos, bumalik siya, kanyang kinilusan ang mundong yun para ano, para isauli sa dating kaayusan. Alright? So yun po ang eksena rito. And sa pagsasaayos niya ng mundo, right dito sa verse 26, dumating siya sa pinakarurok ng kanyang pagsasaayos. At yun ay ang paglika niya ng tao na kanya ngayong lilikain ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Pinakamataas na nilika. Verse 26, and God said, let us make man in our image and after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle
and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So ito raw ang gagawin niya. Gagawin niyang tao sa ganitong paraan, sa ganitong anyo. So verse 27, sabi, so God created man in His own image. In the image of God created him, male and female created he them. Gusto kong pansinin ninyo, male and female, hindi male and male. Hindi female and female, but male and female. Alright? Nung likayin niya ang unang lalaki at babae, ang unang mga tao, pinangalan ng ano, una Adan, pero nung magkasala ay tinawag na Adam and Eve. Hindi Adam and Steve. Kasi ngayon si Adan saka si Esteban eh, kinakasal na eh. Pero dati, it's Adam and Eve, right? So God created man in His own image, in the image of God created him, male and female. So simula siya ay nilikhang lalaki at babae na nasa isang persona. Susunod niyo ba? Man ang sabi, pero male and female. Napansin niyo ba yon? Man is singular, tama? Pero ang sabi, nilikha siyang lalaki at babae. Verse 28, and God blessed them. Remember, nilikha siya una sa larawan ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Spirit. He was in spirit form. So yung unang itsura ng tao ay espiritu. Right? Parang theophany, though it was not the theophany na ating lilipatan, it was a spirit man. Sabi nga ng ating propeta, they were to lead all the other creatures like the Holy Spirit is leading the church now. Saan yun ang Holy Spirit? Di ba hindi natin nakikita ang Holy Spirit, but He's here, leading the church. So ganoon ang kalagayan ni Adan nung pasimula. Ebat Adan, nung tao. Sa anyo ng Espiritu, spirit man siya, sa larawan, sa wangis ng Diyos, na mayroong dominion, may pamumuno, may pamamahala sa buong nilikha, sa nilikha ng ating Panginoon. Alright. At ang sabi niyo sa verse 28, and God blessed them. Pinagpala sila sa ganung kalagayan. Doon sa angkop na kalagayan pa nila, sa maayos na kalagayan nila, sila'y pinagpala. You see, when you are in your right position and right condition, God will bless you. Praise the Lord. Hindi kanya mapapagpala nang wala ka sa lugar. Kailangan ikaw ay nasa lugar and God will bless you. Sabi, and the Lord, God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Ito ang utos sa kanila. Right? Kayo ay magpakarami. Kayo ay sa punuan niyo muli ang lupa at inyo itong supilin. And have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Pansinin niyo, ang utos ay binigay ni Lord sa kanila nung sila ay nasa anyong espiritu pa. Utos na sila ay magpakarami. So you see, ang nasa isip ng Diyos ay hindi po sexual copulation. Ang nasa isip ni Lord ay yung paraan niya ng pagpaparami. Ano yun? Paraan niya ng paglika. Ano ba yung paraan nila ng paglika? Spoken word. Kaya nung nandun pa sila sa inyong espiritu, doon sila inutusan ni Lord. Magpakarami na kayo. Di ba? Maging mabunga kayo. Magpakarami kayo. Kalatan niyo ang lupa ng mga kauri niyo. Ang original plan ay spoken word. Kung paano niyo nilikaan lahat ng iba pang bagay. Remember, at this point, amen, ay nilikha na ng Lord lahat ng iba pa mula sa pinakamababang uri ng buhay, pataas. Sabi ni Barabaram, in an evolutionary way, evolution. Tamang evolution, hindi yung evolution ni Darwin na galing sa isang cellula at naging ganito at naging isang species at galing sa species, naging ganitong species. No, kundi magkakaibang bini, amen, galing sa mababang uri ng, yes. Amen, ng hayop, ng nilalang, pataas ang pataas hanggang sa dumating dito sa tao. Para ano? Para siya ang gawing pinuno nilang lahat. Remember, sabi, itong utos, kayo ay supilin niyo ang lahat. Mamuno kayo sa kanila, magkaroon kayo ng pamamahala sa lahat ng iba pang nilalang.
Hallelujah. I will be God over the universe, but I'm placing you as gods over the earth. All right? Dito sa message na the pillar of fire. Sabi dito, now the worlds without form and void. Now the worlds, apostrophe S, without form and void, and water was upon the deep. We're in Genesis 1 now, see? We're in Genesis 1 now, see? Then he made all the plant life. Then after a while, he made man in his own image. And if he made man in his own image, he had to make him something on an order of that supernatural being. Kung ginawa raw ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, sa kanyang larawan, kung ganun ay siya ay kauri niya, supernatural being. Diba? He had to made him in the order of that supernatural being. So, Adam was a supernatural being. Dahil siya'y kauri ng Diyos. That's right. Pero, napansin niyo ba doon sa binasa natin sa scripture kanina, may babala na ang Diyos sa kanila nung sila'y utusan na magkaroon kayo ng pamamahala. Magkaroon kayo ng dominion. Amen. Kasi, amen, meron nang nilalang na nandoon sa Garden of Eden na may potensyal na manggulo sa order. Remember, si Lucifer ay nandun na sa Garden of Eden, right? Kaya pinaalalahanan sila ng Diyos sa kanilang posisyon. This is your right order. This is your position. This is your condition. Can you say amen? At kayo ay may karapatan na mamahala pag merong manggugulo. Amen. Kayo ay magkarapatan para sawiin ito. Have dominion. Hallelujah. So now, habang sila'y nandoon sa larawang yun, the serpent na, alam natin, inalihan ni Lucifer. Doon sa mga baguhan na narito, well, kailangan sabihin natin kung ano talagang totoong nangyari. Hindi po kumain ng mansana si Eva at Adan na naging dahilan ng pagkahulog nila sa kasalanan. Kundi meron pong third party na pumasok. At yun ay ang serpente na inalihan ni Lucifer. Ito yung pinababantayan ng Diyos sa kanila. Amen? In a way, ang sabi niya, nung sabi niya kayo mamahala, amen, binalaan na sila na meron diyang manggugulo ng kaayusan na ito. Amen? Aking nilika dito sa ibabaw ng lupa. But as long as they are in that spirit image, the serpent could never beguile Eve. Bakit? Kasi si Eva ay nasa, na kay Adan pa. Sa isang spirit form. As long as she was in oneness, there could never have been a fall. Hindi maaaring magkaroon ng pagkahulog sa kasalanan kung nanatili si Eva sa loob ni Adan. Tama ba? As long as she's hidden in Adam, before Adam was split, he was split, open. Parang isang atom na in-split, nang sabi ni ng ating kapatid, na sabi ni Brother Branham, right? Before Adam was split, she could not be deceived and she could not commit the act. Di siya pwedeng magkaroon ng relasyon doon sa serpente habang nakay Adan siya at nasaan yung espiritu. But we know that God permitted it. Amen. He split Adam. Amen. Para ano? Para magkaroon ng potensyal na magkasala si Eva at si Adan. Dahil kung hindi niya paghihiwalayin yung dalawa, hindi po sila magkakasala. There's no way. Because she is in Him. Praise the Lord. Sana nasusundan niyo ako at yung pong mga mabibilis, alam na kung saan ako pupunta. Amen? Hindi pwedeng magkasala si Eva dahil siya ay nakay Adan. Hindi siya pwedeng madaya dahil siya ay nakay Adan. Hindi siya pwedeng mangalunya dahil siya ay nakay Adan. Hallelujah. But God, amen, in order to express Himself, kailangan ilagay sila sa kondisyon na kung saan maari silang matukso. At maari silang mahulog sa kasalanan. Hindi sila tinulak ni Lord na magkasala, kundi inilagay sila saan? Sa free moral agency.
silang magdedesisyon. But now they are tawag dito, they are in a position to fall. At nakita yun ni Satanas. At ang kanyang nilapitan ay yung babae. Dahil yung babae ay byproduct lamang ni Adan. Adam was an original creation. Tama ba? Alright, kinuha lang si Eva. Amen. Sa isa sa mga tadyang niya. Amen. Ginawang babae. But Adam was original. So nakita ni Lucifer, yun ang mahinang bahagi ng tao. Kaya pinuntahan niya yung babae. At alam na natin, the rest is history. Alright? Ah, nung magkasala si Eva, she started to have her own separate identity. Noong una, sa chapter 4, kung inyong babasahin, ang lalaki at babae ay merong isa lamang pangalan. Noong hindi pa nagkakasala si Eva. Diba? Galing sa spirit form, nilagay sila ni Lord sa katawang lupa. Remember? Sa Genesis chapter 2, God formed them out of the dust of the earth. Genesis chapter 1, God created them. Diba? By the spoken word. Pero pagdating sa chapter 2, nilagay sila sa katawang lupa. Tama ba? At hiniwalay si Eva. Pero kahit pa nga nakahiwalay si Eva, ang kanyang identity ay nakay Adan pa rin. Ang pangalan niya ay Adan din. Napasin niyo ba yun sa chapter 4? Ang pangalan ng babae ay Adan din. Nung siya ay magkasala, saka lang siya nagkaroon ng pangalang Eva. Dahil siya ay magiging ina ng lahat ng nilalang. Lahat ng tao. Amen. But as long as she was in her right position, nananatili sa mensahe ni Adan, are you listening to me? Nananatili sa daset, the Lord ni Adan, hindi umihiwalay sa kanya, nananatili sa kanyang tabi, walang ginagawa ng hindi kinukonsulta sa kanya. Amen. Hindi siya magkakasala, hindi siya maliligaw. Amen. Hindi siya maaaring magkaroon ng ibang identity. She was Adam. Pero nung magkasala siya, nagkaroon siya ng sariling identity. She became Eve. Don't you see now why God is bringing an invisible union? Can you see why sa ating panahon ang mensahe, itong mensahe na pinapakinggan nyo, yung mensahe ng panahon, ay nag-emphasize saan? Sa marriage, sa union, sa oneness. Bakit? Para maibalik yung dating order doon sa Garden of Gethsemane, the Eden, I should say, ay kailangang ibalik muna ang pakikipag-isa ng babae dun sa lalaki. Pagkakaisa ng pangalawang Eva dun sa pangalawang Adan. You see, unang Adan, si Adan, si Jesus Christ ay pangalawang Adan. Alright? So si Eva ay unang Eva, so tayo ay pangalawang Eva. At ang layunin ni Lord ay ano, sa kanyang ginagawa ngayong pagpapanumbalik ng kaayusan ay ano, maibalik muna, this is the order of restoration, maibalik muna yung pinakamataas na nilalang sa kaayusan. Dahil pagkatapos nun ay susunod na lang lahat ng iba pa, ng hayop, halaman, kabundukan, karagatan, atmosphere, at lahat ng espiritu ay susunod na lamang pagka yung pinakarurok ng creation, yung pinakamataas na nalika ay nailagay na sa kaayusan. Naintindihan nyo? Bakit? Kasi yun din ang unang nahulog doon sa pasimula ng pagkaalis sa kaayusan ng sanglibutan. Yun ang unang nahulog. Ano? Ang tao. Nagkasala sila dahil doon ay ano, nagkaroon na ng kaguluhan sa lahat ng ibabang nilalang ng ating naapektuhan ng lahat dahil yung pinakaulo ng creation ay nahulog sa kasalanan. So para maibalik lahat sa kaayusan, kailangan isauli muna yung ulo ng creation. Praise the Lord. And Christ had to come as second Adam. Amen. At ano, muli ay magpa-split doon sa Kalbaryo. Hallelujah! Para magkaroon ng daan upang yung pangalawang Eva ay makapasok muli sa kanya. Amen. Naiiniwala ko, ang dahilan kaya pinakahawak niya yung sugat sa kanyang tagiliran kay Tomas ay para sabihin sa nobya, i-announce, may daan, bukas pa ang aking tagiliran. Pwede kayong bumalik.
Pwede kayong pumasok pabalik sa akin. Amen. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. At yun ang ginawa niya. Binubon niya ang kanyang dugo, ibinayad sa kasalanan, tinubos tayo. Can you say amen? At pagkatapos by the Holy Spirit, amen, ay maaari tayong pumasok sa kanya. By one Spirit, are we all baptized into one body. That's Christ. Amen. The body of Christ. Pamagitan ng bautismo ng Espiritu. Hallelujah, yes. Pwede kayong bumalik sa kanya. Pumasok dun sa daan na ginawa niya through Calvary. Amen. Para ano? Kayo ay makipag-isa sa kanya, maikasal sa kanya. Amen. Invisible union. Hindi nakikita ng tao, hindi pisikal ang ating pagsasama, pagkakaisa. Tayo narito, magkakaiwalay na individual. Amen. Magkakalayo ang church natin sa buong mundo. Iba't ibang church, iba't ibang lugar. Pero merong hindi nakikita ang pakikipag-isa na nangyayari ngayon sa pagitan ng bawat believer at ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kasalan. My, hallelujah. Bakit? Kasi sinasahuli ang original na order. At kailangang si Eva ay maibalik kay Adan. Para hindi na magkaroon ng, tawag dito, ng destruction sa order. Hallelujah. Kung nanatili si Eva sa mensahe ni Adan, hindi magkakaroon ng kaguluhan. Kung mananatili lang ang church sa mensahe ng mensahero sa huling panahon, hindi magkakaroon ng kaguluhan. In the name of the Lord. Hirap kasi si Eva ay namamasyal nang wala si Adan. Praise the Lord. So, ang mga tinaguriang message churches ngayon ay namamasyal kung saan-saan. Ha? Huh? So he's bringing an invisible union, a marriage, a oneness today, so there would not be an interruption again. He is restoring order. Christ in the bride, and the bride in Christ by the Holy Spirit. Hallelujah. So you see, ang kasalanan ng dahilan, ng disorder. So God had to deal with sin in the flesh. Nagkaroon lang naman ng pagkakasala nung ilagay sila sa laman eh. Doon nagkaroon ng pagkakasala. Tama ba yun? So God now, para maibalik sa kayusan, para may sauli ang tao sa tamang kayusan at iba pang nilalang ng Diyos, kailangan makipag-i-deal niya yung naging dahilan ng pagkakabaksak nila sa kayusan. Tama ba? And that's sin. So, kailangan si Kristo ay bumaba, amen, at magkatawang tao para ma-deal niya ang kasalanan in the flesh. Anong sabi sa Romans 8:3? For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, hindi raw, yung hindi kayang gawin daw ng kautusan, dahil ito ay mahina dahil sa laman. In other words, hindi masama ang kautusan. Hindi po mahina ang kautusan, pero ang laman na sinusupil ng kautusan, pinasusunod ng kautusan, yun ang mahina. Hindi kayang sumunod ng laman. Ang kautusan ay banal, ang sabi ni Paul. Amen. Pero, ang katawan natin ang mahina. So sabi dito, what the law could not do in that it was weak through the flesh. Okay? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Amen. Para ano? Sinugo daw ng Diyos ang kanyang anak sa larawan, katulad ng isang makasalanang laman. And for sin, condemn sin, in the flesh. Dito nang galing yung kasalanan. Dito. Amen. Nag-manifest. So, kasi siya'y nagkatawang tao para ano, dito ay kanya ring hatulan yung kasalanan. Yes. Praise the Lord. Kaya nung siya'y nandoon sa cross, ano yun, hinahatulan niya yung kasalanan. He became sin. That we might become the righteousness of God through Him. Think of it now. Ang Diyos naging kasalanan sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Inako niya lahat ng kasalanan natin. Para ano? Para mahatulan sa kanyang katawan. Yes. Hallelujah! Para ano? Para yung hatol sana para sa inyong mga makasalanan ay hindi nyo natanggapin, hindi nyo na maranasan dahil inako niya ang hatol sa kanyang katawan sa krus. Praise the Lord! So he was dealing with sin.
Bakit? Kasi gusto niya mailik, maibalik sa dating kayusan ang kanyang ang lupa, ang mundo, at lalo na ang kanyang mga anak na maninirahan dito. Remember, kung makikita nyo yung kaayusan, hindi lang sila pinakamataas na nilalang, kundi sila ay pinuno, pangulo. They have dominion. So yun ay gusto isauli ni Lord. Yung dominion ay gusto isauli ni Lord. Alright, dito sa message ng marriage and divorce, gusto kong pansinin nyo. Sabi niya dito, now notice, why did she do such a thing? Si Eva ang tinutukoy, what did she do? Why did she do such a thing in that high order? Bakit nagawa niyang gawin ang ganong bagay? Samantalang nandun siya sa mataas na kaayusang yun. Okay? In the order of the Spirit. Tama ba yan? Or in the order of a son or a daughter of God. Amen, na merong pamamahala. Paano nagawa yun ni Eva? She was right with man. Co-equal with him. Hindi sinabi, Adan, ikaw lang mamamahala. Ang sinabihan ay kapwa ang lalaki at babae. Kayo, habang siya'y nandoon sa inyo ni Adan, habang sila'y nandoon pa, isa pa kayo sa amin, kayo ang mamamahala. Ang lalaki at babae, kapareho ng pamamahala. That's the original order. Right. Amen? Saka lang naman, sinabi ni Lord, magmula ngayon, magpapasa ako po sa asawa mo nung magkasala si Eva. Tama ba yun? Right. But in the beginning, they were co-equal, ang sabi. Tama ba? She was right with man, co-equal with him, but we all know now that she lost her co-equalness with man. Right. Yeah, sa dulo, makikita nyo, ibabalik ni Lord ng kondisyong ito. Meron pong sinasabi sa isa sa mga message that God and His family is going to be worshipped together. Amen. Ano bang pangako sa mga overcomers? Sila yung maghaharing kasama ni Kristo. What's that dominion? Adam and Eve again. Remember yung tatlong looping layunin ng Diyos sa back part of His mind? Una, He wants to reveal Himself in a man, Christ Jesus. And then, amen, bakit siya nag-reveal ng sarili niya sa isang katawan, sa isang lalaki? Amen, para maibubo niya yung kanyang dugo, malinis ang church upang mapanahanan niya. So she can reveal Himself in a church and have preeminence in that church. At pagkatapos, ang sabi, amen, ang pangatlong lupi ay ano, upang ibalik sila sa Garden of Eden in their rightful position. Adam and Eve again, sa tamang order. Amen. Having dominion. Tama ba? Kaya ang pangako sa mga, praise the Lord, magtatagumpay, sa mga nobya, piniling maging nobya, sila'y maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon sa millennium. Praise the Lord. Gusto niyo ba ng mga scripture? Okay, ilan sa mga scripture? 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with Him. Amen. Revelation 20 verse 6, blessed and holy is He that had part in the first resurrection. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with Him 1,000 years. What's that? Dominion. Right. Diba? At sa marami pang scriptures, hindi ko na isa-isayin pa para hindi tayo masyadong magtagal. Sila ay maghaharing kasama ni Kristo, hindi lang sa millennium, kundi sa eternities. At ang sabi sa Revelation 21, I think it is, amen, at yung mga hari ng iba't ibang bansa na nasa labas ng New Jerusalem ay ano, magdadala ng kanilang kalolhatian doon sa loob ng bagong Jerusalem. Doon sa templo, can you say amen? Sino palagay niyo ang kanilang tawag dito, pag-aalaya ng kalolhatian? Ang hari at ang reyna. Hindi naman pwedeng sabihin, para sa hari lang to, ha? They will have dominion. They will be back in their proper order. Alright, ayoko kayong gulate, pero tignan niyo ang statement ng prophet. Sa message na I think God's provided way, sabi niya, God
and his family. Para makita nyo na hindi lang ako may sabi. God and his family is worshipped together. Pasayin nga natin. Taas natin ng konti. Okay, ina lang. Through the ages, many have sought for the secret place of God. Through all the ages, even Job wanted to know where he lived at. If I could only go to his house and knock at his door. Job wanted to find God's dwelling place because there, God and his family is worshipped together. Hallelujah. Praise the Lord. Why? They will be co-equal again. They will have dominion together. Can you say amen? God cries and his family cries and the bride. Remember, ang tunay na layunin ni Lord ay magpakilala siya bilang pamilya, hindi lang isang persona as a son, but as a family. So pagbalik doon sa eternity, amen, God will be revealed in a family and they will be worshipped. Amen, kailangan nila sumunod sa kanilang salita. Kung anong sabihin ni Adan, ni Eva, kung si Eva ay nanatili lang sa pakikipag-isa kay Adan at nanatili sa salita ni Adan, sa instruction ni Adan nung pasimula, kung anong sabihin niya, ay mangyayari din. Kung sasabihin niya sa puno na ganito, siya'y malipat sa lugar na ito, sa bundok, amen, ito'y susunod. Bakit? Ang salita niya is a command. It's God's word. Kung nanatili siya kay Adan. Praise the Lord. So at the end, you see, unti-unti pinapakita ng Lord itong naibabalik sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa inyo, kung sasabihin niyo sa bundok na ito, kung sasabihin niyo, kayong nobya, kayong nakipag-isa na kay Kristo, kung sasabihin niyo, hindi sinabing, kung sasabihin ko, kung sasabihin niyo, your word, kung kayo'y nasa tamang kalagayan na kay Kristo, anumang sabihin nyo, hallelujah, kung inyong sasampalatayan at hindi kayo magdududa, ay mangyayari. It's the word of God. What's that? Dominion. Alright. So now, pakita ko sa inyo, nung magkasala, si Eva at Adan, okay, magmula noon from the seed book, God started to foreshadow the restoration that he's going to do. Alright? Pagkatapos ng fall, yung mga susunod na pangyayari sa Bible, kung binabasa niyo yung, binigay ko sa inyong tawag dito, guide, makikita niyo yung mga pangyayari. Ito yung nag-foreshadow, umaaninag sa gagawin ng Diyos na pagpapanumbalik, restoration. Amen? All the shadows speak of a new day coming. A restoration to order. A regeneration. Diba, palaging sa pangyayari, isa sa uli ang Israel sa kanilang lupang pangako. Ang templo, nagiba, kinubkob, at lahat, sinira, pero may isa sa uli. What's that? It speaks of, amen, restoration. Lahat ng kwento ay restoration. Nung kunin si Sarah kay Abraham, ang sabi, restore the man, his wife. Praise the Lord. So all of that are shadows of what God was planning to do. Tignan natin, magpo-focus tayo sa ilang karakter ngayon para hindi tayo magtagal. Si Abraham, bago siya mailagay sa tamang posisyon niya, bago siya palitan ng pangalan, if remember, dating Abraham siya, ginawa siyang Abraham nung siya'y mailagay sa kanyang tamang posisyon. Nung siya'y magkaroon ng, kumbaga, in a type ng baptism of the Holy Spirit, nilagyan ng H ng hininga ni Lord ang kanyang pangalan, Abraham. Pero nung simula, he was Abraham. At si Abraham ay ano? An idolater. Ang sabi ni Brother Benham, ang tatay niya ay gumagawa ng mga idolo. At siya po ay katulong ng tatay niya dun sa shop, nagkikinis ng mga idolo na ginawa ng kanyang tatay. Think of it now. Idol worshipper. At sabi ni Brother Benham sa ibang mga quote, they were worshipping the roots of the trees. Pero katulad ng lupa na madilim at walang anyo, meron ng binhi kay Abraham.
ang buhay niya ay madilim. Praise the Lord! Ang spiritual na kalagayan niya ay masalimuot kung ano-ano ang kanyang sinasamba. But you see, ang Diyos ay hindi takot sa kadiliman. Ang Diyos ay nakakatingin lampas sa kadiliman mo. At nakikita niya yung binhi na nandoon sa iyong kalooban. And so katulad ng ginawa ng Diyos sa lupa, siya ay nilimliman. Sinimulang kausapin. Simulang magsalita si Lord sa ibabaw ng kadiliman na nandun kay Abraham. At ang sabi niya, Abraham, ikay pinagpala ko na, gagawin kitang dakilang bansa. Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ng mga bansa, ang lahat ng mga bansa. At manggagaling sa iyo ang mga hari. Merong lalabas sa iyong mga hari. My, when he was an idol worshiper. Palagay nyo, kung merong mga taong nakarinig nung usapan nila, nung sinabi nila, ako, imposible yan. Kung merong Christian na alam na ang tamang pananambanat, ako, imposible yan. Yan magiging. Why? Because he was void, without form. Darkness was upon the face of the deep. But the Spirit of the Lord moved upon the face of the earth. And he spoke, and he said, let there be light. What's that? The word of the Lord came to Abraham in a vision, ang sabi sa Biblia. Hindi ko napapasahin yung mga scriptures, pero ito yung mga salita niya. Ano yun? Unti-unting hinihiwalay ng Diyos ang kadiliman sa liwanag. Hinahawi ang kadiliman. Ang kawalan ng anyo, ang kasalimuutan. Amen. Sa buhay ni Abraham, ano, unti-unti, sa pamagitan ng ano? Spoken word. He's putting Abraham's chaos into cosmos. Order. Hallelujah. That is, even before he was placed, even before the experience in Genesis 18, kung saan ay nagpakita ang Diyos sa kanya, sa anyo ng isang lalaki na nasa laman. Alright? So napakaraming mga karanasan na kailangan maranasan ni Abraham, and all the time, God was speaking, God was speaking. Was at unti-unting inilalagay siya sa tamang lugar. At nilagay siya sa lugar kung saan he could speak to him under an oak tree. Sabi, sa harap ng kanyang tolda, sa Genesis 18. At nung siya ay mailagay na sa divine order, ang Diyos ay bumaba sa isang anyo. Binihisan ng Diyos ang kanyang sarili. Bakit? Kasi handa na yung kanyang anak para lubusang mailagay sa ayos at tumanggap ng pangako. So God had to dress himself. Alright? Alam niyo na yung kwento. Alright? God condescended to Abraham. Yun po ang napakagandang salita na gustong-gusto kong gamitin. Condescend. Nanaog. Bumaba ang Diyos. Nagpakababa ang Diyos. Galing sa Great Eternal Spirit now para ipakita sa atin kung ano ang gagawin niya. This is a shadow now. Pinapakita sa inyo kung anong gagawin niya pagbaba niya dito para isauli ang lahat ng bagay sa kaayusan. Amen. So we are still in the shadow, pero napakagandang shadow ni Abraham. Napakalinaw na anino kung tutusin. Praise the Lord. So bumaba ang Diyos. He condescended from the great eternal spirit. Naging word siya. Alam natin yun. Diba? Galing sa great spirit. Naging theophany siya. Amen. Nung una, he was dealing with Abraham as theophany. Tama ba yun? Daming mga pagpapakita. Diba? Nandun yung nagpakita siya bilang Melchizedek. Amen. In a theophany, hindi pa sa body of flesh. Pero in a theophany that could appear and disappear. Tama ba? And all the time he was speaking, ano yung unti-unting pinupwesto siya, unti-unting tinataboy yung kadiliman ng kanyang buhay. Lahat ng mga tawag dito ng ideya niya sa pagsamba ay kinukorek ni Lord habang siya'y nangungusap. You see, hindi po yan biglaan na pagbabago eh. Hindi po yan biglang isang salita lang, you know, biglang nandun ka na kagad sa order na dapat. No, hanggang ngayon, marami sa atin, matagal na nagsimulang manambahan, tumanggap sa mensahe. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga kailangan itaboy na kadiliman sa inyong pag-iisip, sa inyong subconscious. Kaya kailangan mababad tayo sa tamang atmosphere. At yun ang ginawa ni Lord dun kay Abraham. Siya'y bumaba as Elohim.
Galing sa great eternal spirit, naging theophany. And then pagkatapos, ang sabi dun sa Genesis 18, ay kumuha siya ng alabok. Pagkatapos, hiningahan niya at siya'y pumasok doon sa nilikha niyang katawan at kumuha pa siya ng dalawang dakot na alabok para lang sa dalawang anghel na kasama niya. At sila'y pinasok doon sa katawan na yon at lumakad, lumapit sila kay Abraham habang nandun sa puno ng oak tree. Nandun, naghihintay sa pangako. Nakahiwalay na sa sanglibutan. Hiniwalay na ang kadiliman sa liwanag. Nang usap ng Diyos sa kanya, nang sabi ni Abraham, tuwing gagamit siya ng individual o grupo man, ihiwalay niya muna yung liwanag sa kadiliman. At nandun si Abraham, samantalang si Lot ay nandun sa Sodom. Siya ay nandun sa piling ng presensya ng Diyos. Nandun sa disyerto, naghihintay sa pangako. At nung nandun na siya, nahiwalay na ang dilim. Amen. Sa liwanag ay pinuntahan siya ni Lord. Sa anyo ng isang tao. May isang tao, nagbihis siya ng katawang lupa, foreshadowing what he would do at the end. Praise the Lord. Bakit kailangan pa siyang magganon? You see, yun nga ang kagandahan ng mensahe nung mabuksan ng mga tatak. Ano yun? Ang Biblia ay naging bagong Biblia sa atin, bagong aklat. Amen. Nagkaroon tayo ng tamang tingin sa mga pangyari, naintindihan natin bakit kailangan mangyari ang ganoon. Bakit kailangan dumating siya sa ganong anyo? Because he was restoring order. And he was bringing a promise to a promised children. Hallelujah. So, napakita niya kung paano aayusin ang kalagayan ni Eva at Adan o ni Abraham at saka ni Sarah. At kung paano niya ito gagawin ay kanyang pinu-foreshadow na dahil yun din ang kanyang gagawin sa atin. Alright? This is a shadow of us, not just a shadow of what he's going to do, kundi ito'y anino din ng gagawin ng Diyos sa nobya. So siya'y nagkatawang lupa na maaring magkasakit, maaring magutom. Kaya nga, kumain siya. Kumain siya, nagpagpag ng alikabok, sabi ni Barry Branham. Why? Because he was in a body of flesh, direct body. At sa pamamagitan noon, ay ano, he started to create an atmosphere around Abraham. Nakabihis na siya ng tama sa katawang lupa. At now, he's going to speak again to Abraham. And through discernment and the spoken word, nangusap siya. Amen? At diniscern niya yung puso ni Sarah. At si Sarah ay natawa. Bakit? Kasi sabi niya, eh, wala sa order yung katawan ko eh. Paano ako magkakaanak? Pwede pa ba na ganito na? Ganito na ako katanda, magkaroon pa ng pleasure with my Lord? You see? Ang Diyos ay nangungusap ng buhay, nangungusap ng kaayusan, nangungusap ng eternal life, samantalang si Sarah ay nakatingin sa libingan. Eh, pabalik na ako sa lupa eh. Praise the Lord. Pabalik ka nga sa lupa, kaya ang Diyos ay dumating na nasa lupa. Para ano? Para iligtas ka sa lupa. Sana naintindihan nyo. Hallelujah. And he was speaking, he was creating that atmosphere. Kung paano ang Diyos ay naglimlim sa lupa, he was creating an atmosphere para yung mga binhi na nandoon sa ilalim ay ano, sumibol. Mabuhay. At magmanifest ng buhay. Yun ang ginawa ni Lord all the while. Simula na magsimula siya, mangusap siya kay Abraham at nung mailagay siya doon, maihiwalay siya. Now, he's creating an atmosphere. Kailangan niya magpakita ng tanda. Kailangan niya mangusap in a certain way na ano, magre-restore sa puso ni Zara. Mag-aayos sa kanyang puso. So after all these years of barrenness and disorder, hallelujah, God was now fixing to do something. He created an atmosphere through the spoken word and discernment for their bodies to be restored into order, fit to bring forth the promised son. Amen. Ito yung sinasabing rapture order. It's a shadow. Ito'y anino? Sana naintindihan nyo. Pinangakuan sila ng anak na darating. Pero yung katawan nila ay wala sa ayos. Wala sa order. Amen. Dahil sa fall, dahil sa kasalanan, ang katawan ay tumatanda, natutuyo.
And Sarah recognized that. And she was looking at that. Doon siya nakatingin, tumatanda na ako eh. Tuyo na yung aking ito. Wala na ako. Wala na ako sinabi. Pero ang Diyos ay nangusap. Ang sabi niya, meron bang mahirap para sa Diyos? The word came hidden in Melchizedek. Si Melchizedek din yun. Na ano? Melchizedek, pagkatapos nagbihis ng alabok. This is the order now. Galing sa Great Eternal Spirit, naging theophany, naging alabok. Sabi ni Barabanam, yun ang kaibahan ng Diyos sa atin. Yun ang kaibahan ni Jesus Christ sa atin. Siya ay galing saan? Sa attribute, naging theophany, pagkatapos saka pumunta sa laman. Sabi niya, tayo ay dumirekta galing sa attribute papunta sa lupa. Para ano? Para tayo masubok. Kasi kung dumaan tayo sa theophany natin, malalaman natin lahat ng bagay. Alright. So ang salita ay nagtago sa ministry ni Melchizedek. At pagkatapos ay inactivate. Amen, yung transforming power na nandoon na kay Adan. At ay, not Adan, kundi kay Abraham at saka kay Sarah. Nandoon na yun eh, may pangako na eh. It was laying there already. At meron yung transforming power. Pero kailangan ng quickening power para ma-activate yung transforming power. At kinailangan yung ministry ni Melchizedek. Are you listening to me? Na nagkatawang tao. At mangusap at nag-discern ng laman ng puso para ano? Para mag-create ng tamang atmosphere. Hallelujah. At ano nangyari? Yung katawan ay nailagay sa kaayusan. Amen. Sa tamang kondisyon para manganak, para magluwal ng bata. Sabi niya dito, remember, the light come by his spoken word. There is a man here that can turn on the light. Sabi niya, when there was no light and he sent the light to separate the darkness from the light, this word of command cleared the sky so the sun could shine in. So it's a word of command. Kung paano yung salita niya dun sa ibabaw ng madilim na lupa, amen, ay mistulang utos. Hindi ito suggestion, but it's a word of command. Let there be light. Amen? Ganun din naman yung mensaheng dumating kay Abraham sa kay Sarah. It's a word of command. Yung mensahe na dumating sa atin, it's a word of command. Can you say amen? Ibig sabihin ito, hahawiin ito lahat ng sagabal. Mangyayari at mangyayari, matutupad at matutupad ang kanyang sinabi. Kahit ano pang itsura nung kanyang tinatrabahong tao. His word of command, hallelujah, will make everything, will put everything in order. Amen. Sabi niya, this word of command cleared the sky so the sun could shine in. And his word today is what clears back all of the atmospheres of unbelief. Hallelujah. Sabi dito sa Hebrews, message niya Hebrews, he wasn't born then, he was just created, a body that he dwelt in Melchizedek. Sinapakita niya yung kondisyon ng Panginoon nung siya'y bumisita doon kay Abraham at saka kay Sarah. He was just created. A body that he dwelt in. Melchizedek was the king of Salem, which is the king of Jerusalem, which is the king of peace. Ano ba yung king of peace? King of order. Bakit? Kasi kung walang kapayapaan, walang order. Tama ba yun? Kung walang order, walang kapayapaan. So he's the king of peace. He's the king of order. Remember, he's the king of kings. And sabi ni Brother Branham, he is the king of all theophanies. He's the king theophany. He's the king of righteousness. Tama ba yun? He's the king of peace. So on and so forth. He is the king of all kings. He is king theophany. He is the king of peace. He is the king of order. Amen. He was also a warrior. Makikita natin dito. Pero pinapakita lang ni Brother Branham dito yung kalagayan niya. Amen. Siya ay si Melchizedek, na nagkatawang tao. Alright. Ang gusto kong pansinin nyo, hindi na kailanman nabanggit ulit si Melchizedek pagkatapos ng Genesis hanggang sa dumating na ang Book of Psalms.
Ang sabi sa Book of Psalms chapter 10 verse 110 verse 1. A Psalm of David, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Remember ang sabi ni Lord kay Abraham. Nung kausapin siya at i-confirm yung pangako, yung tipan sa kanya. Ano ang sabi? I will. Sabi niya, your seed shall possess the gate of your enemies. What's that? Dominion. Diba? Nung inaayos yung buhay ni Abraham, sinabi na niya kung anong magiging posisyon niya. He will be at the place of dominion. Alright? Hindi lang kita hanguin dyan sa pagiging idol worshipper mo, sa ganyang itsura mo, hahawin ko lahat ng kadiliman niya, lahat ng unbelief. Amen. At ikaw ilalagay ko sa posisyon ng dominion. Your seed shall possess the gates of the enemies. At dito sa Psalms 110, hallelujah, speaking of Melchizedek now, sabi niya, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Ano ito? Dominion again. Hallelujah. At sabi sa verse 2, the Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power. Meron sinasabi dito na ang bayan mo ay magiging willing sa araw ng iyong kapangyarihan. And this is speaking of the end time. Amen. Ikaw ay umupo sa aking kanan, sa lugar ng kapangyarihan, hanggang sa gawin kong tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Kailan mangyayari yun? Amen. Kailan tutungtungan ng Diyos ng lubusan ng mga kaaway? Kapag nasubdue na ang kamatayan mismo. Ang huling kaaway na gagapiin ay ano? Ang kamatayan. Kailan mangyayari yun? Body change. Rapture. So ito ay panahon ng fulfillment nitong Psalms 110. Tama ba? At ang sabi, thy people shall be willing in the day of thy power. Ang bride shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. Hallelujah. Tayo daw ay willing. Ano yun? Handa nating ilaan ng ating katawan para, ano? Para sa pamagitan natin ay dumaloy ang kapangyarihan yun. Ang dominion. Can you say amen? At ang sabi, hindi lang, amen, sa kapangyarihan, kundi ang sabi, in the beauties of holiness. Amen. No wonder, pag dinidescribe ng propeta, ang bride ngayon, talagang napakaganda niya. Walang bahid, walang dungis. Virgin, can you say amen? Virtuous, punong-puno ng birtud. Napakaganda na nobya, can you say amen? Iglesia, in the beauties of His holiness, from the womb of the morning, shalom, sa araw ng pagsikat, pagbubukang liwayway, can you say amen? May! Sa mundo, it's still evening. Pero sa inyong nobya, kayo ay dumating na sa pagbubukang liwayway. From the womb of the morning, hallelujah! Ang kagandahan ng nobya ay masisilayan at ang kapangyarihan, amen, ng Panginoon ay mamamalas sa kanya. Sabi dito, thou hast the dew of thy youth. No wonder ang manifestation nito ay ano, pagpapalit ng katawan at pagbalik sa pinakamagandang itsura natin sa kabataan natin. May, di ko pa nakita ng scripture na ito na ganun dati. Pero ito ay binigyan ng bagong liwanag ng Diyos sa akin habang ako ay nag-aaral kagabi. Sabi sa verse 4, and the Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Dito na lang ulit nabanggit ang Melchizedek. Galing sa Genesis. May. Hallelujah. And now, Melchizedek, priest forever after the order of Melchizedek. Sinasabi niya dito, si Jesus Christ ang magiging sacerdote rin, pero hindi after the order of Aaron or the Levites, but after the order of Melchizedek. Kasi ang Aaronic priesthood ay ano, pansamantala. Amen? Ito'y nagtatapos, nagwawakas. Pag nag-alay sila ng alay dati para sa kasalanan, ang visa nito ay pang isang taon. Isang taon lang, tatakpan yung kasalanan. Dahil susunod na taon, mag-aalay na naman sila para sa kaparehong kasalanan. Pero ang sabi nung si Kristo'y dumating, minsan lang siyang inalay. Once and for all. Amen! Ang visa ng kanyang pagkamatay ay pang walang hanggan.
Hindi niya lang tatakpan ang kasalanan. Aalisin niya, papawiin niya ang kasalanan. Itatapon niya sa dagat ng paglimot at hindi na niya alalahanin pa kailanman. Hallelujah. So, prophecy ito tungkol sa ating Panginoon. Darating daw siya sa order ni Melchizedek. A priest. Hallelujah. So, this is not talking about Aaronic that could only last for a season, but this is after the order of Melchizedek by the power of an endless life. He will divorce or abolish sin forever. Hallelujah. So, yun ang ginawa niya. From attribute to theophany to flesh. This is the order. Ah. Sa message ni Melchizedek, pasensya na kayo, kailangan kong sabihin ito para bago ko bitawan yung aking conclusion. Sabi dito, see, sabi niya, who is this Melchizedek? Now the difference between him, the different, ang pagkakasama ni Barabena, between him and you as a son, see, he was at the beginning the Word, an enmorphe body. He came in and lived in that in the person of Melchizedek. Then later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Hindi panibagong persona. Yung Melchizedek dati ay naging si Jesucristo. Yung Melchizedek na walang pasimula, walang katapusan, walang nanay, walang tatay, ay naging si Jesucristo. Tama ba? Pero bago siya maging si Jesucristo, ay nagbihis muna siya ng lamang lupa. Katawang lupa para kasalubungin, para kausapin si Abraham at saka si Sarah para ilagay sila sa tamang kondisyon para tumanggap ng pangako. Alright? Para mag-body change. Sa Matthew chapter 1 verse 1, gusto ko na ipakita sa inyo ito. Ang sabi nung sumulat si Matthew sa anointing ng lion as king. Sabi dito, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, and the son of Abraham. You see? Yung lahi ni Jesus ay ibinilang sa lahi ni David at saka si lahi ni Abraham. Dahil sila ang tanging mga tao na bumanggit tungkol kay Melchizedek. Sa Old Testament, napasin niyo ba yun? Susunod na maririnig niyo siya sa New Testament na sa Hebrews. Pero sa Old Testament, pagkatapos ng Genesis, ang unang nangusap tungkol sa kanya ay sino? Si David. Hindi ba? Pagkatapos na siya ay makatagpo ni Abraham at dun sa genealogy, ang sabi, ibinilang ang kanyang si Kristo sa lahi ni David at ni Abraham, the son of David and the son of Abraham. Alright, ang gusto kong sabihin sa inyo dito, yung nangusap dun sa mundo at naglagay sa ayos ng mundo nung pasimula, ay siya ring nangusap dun kay Abraham at naglagay sa ayos ng kondisyon ni Abraham at saka ni Sarah. Sana nasundan niyo ako para tuparin ang pangako. Alright? Binigay niya ng buhay yung binhi na nandoon na. Nilagay niya sa tamang atmosphere para sumibol ang buhay at maganap ang pangako. Hey, listen to me. Alright? Inayos pati ang kanilang katawan. Rapture condition. Tama ba? Alright. So it's the same one. Galing sa Espiritu, naging theophany, nagkatawang tao. So the same one that spoke in the beginning and drove the darkness and chaos away is the same one that spoke to Sarah to drive her doubts away and discerned her heart. And he was made flesh in the Lord Jesus Christ. Sarah's heart was in disorder, worrying about the natural process of the human body. He was talking about creation and she was looking to the grave. Hallelujah. But Melchizedek changed the order of her heart. Anong binago ni Lord na? Yung kalagayan ng puso ni Sarah. Para siya'y makapaniwala. Tama ba yun? Now, anong sinasabi ko? Lahat ng yun, iisang persona yun, yun ay shadow lamang nung gagawin niya ngayon. Yun ay shadow lamang para kay Jesus Christ nung magkatawang tao siya. He was the Word. He was the restorer of order. Nung narito siya, anong ginawa niya? Inayos niya lahat na wala sa ayos. Di ba? Pinagaling niya ang may karamdaman. Yung karamdaman ay disorder. Di ba? Yung mga bulag na dapat nakakakita, yung mga matang dapat nakakita, wala sa ayos. Anong ginawa niya? Pinadilat niya, binalik niya ang paningin.
Why, He was the restorer of order. Hallelujah. Ano yun, yung mga relasyon, nagka-windang-windad, nasira, binalik niya ang order. Amen. Siya yung nangusap doon sa manyak sa Gadara. Praise the Lord. Kinailangan niyang puntahan. Isa lang. Pero may humatak sa kanya doon sa lugar na yun, sa Gadara. Dahil meron siyang anak na humahatak at nangangailangan na maisauli sa kaayusan ng kanyang buhay. Sabi ni Barbaram, he was a Christian before, he was a good man. Pero napariwara dahil napabarkada sa maling barkada. Amen. Bago pa niya malaman, pinasok siya na napakaraming demonyo hanggang sa nasira ang pamilya, ang relationship na wala sa lugar. But the restorer of order came. Amen. Pinuntahan siya. Iniwan ang revival na maramihan, malakihan para puntahan ng isa. Pero ginawa niya, pinawi niya yung kadiliman. Hindi siya natakot dun sa mga demonyo na nakakulapol sa buhay ng taong yun. He was looking at the seed. Was looking at the promise. Amen. Hallelujah. Sa dulo ng kwento, bumalik sa kaayusan ng pag-iisip ng tao. Dating nakubad, ngayon nagbihis, humarap sa kanya, at hinahanap ang pamilya, sabi ni Brother Branham, at nagkaroon ng reunion ng pamilya, at naayos. Restorer of order. Amen? Binuhay ang mga patay. Ano yun? Ang kamatayan ay disorder. So lahat ng disorder, pinakita niya, kaya kong ayusin. Walang disorder na makatatayo sa aking harapan. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So Melchizedek does the same thing every time he appears. Kung siya ay naging si Jesus, yun ang ginagawa niya. Every time he appears, papawiin niya ang kadiliman. Amen. Pag pumunta siya sa tahanan niyo, pagka nakita niyo si Kristo at kayo naayos, nailagay sa ayos dito, sa pagpunta niyo sa church na ito, dadali niya yung atmosphere na yan dun sa tahanan niyo. At aayusin niya ang inyong pamilya. Hallelujah. Papunta si Jesus one time. Si Melchizedek, papunta sa Jericho. At sabi niya sa mga disipulos niya, magsibili kayo ng makakain nyo. Sige ng pagkain. Ang kailanganin natin. At sabi ng mga disipulos, masyadong tight ang schedule natin para bumili pa ng pagkain. Sabi niya kasi, kailangan kong dumaan sa Samaria. Kasi merong babaeng wala sa order. Na umahatak sa akin. Amen. Think of it now. Wala sa schedule ng mga disipulos. But you see, si Lord meron siyang sariling listahan ng appointments. At sabi ni Brother Branham, si Lord ay amen, siya ay palaging pumupunta, hindi, wala po siyang nami-miss na appointment. Tama ba yun? Somebody needed to be restored to order, a woman. Amen. Na nandoon sa takdang panahon, sa tabi ng balon ni Jacob. Can you say amen? Sa tamang araw, itinakda ni Lord. Can you say amen? Hindi po siya ang nagbalak noon. Hindi siya ang nagdakda noon. Alam ni Lord na sa panahon yon, sa oras na yun, sa araw na yun, pupunta siya dun sa balon, dun sa lugar na yun. It was an appointment from the foundation of the world. Kaya kailangan mo iwalay ni Lord sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, bahala kayo sa pagkain kailangan sa lupa, sa order ng lupa. Merong spiritual order akong atipagin. Kasi pumunta doon sa Samaria at pinuntahan niya yung babae, hindi nagkataon. Alam niya na naghihintay yung babae sa kanya. Praise the Lord! Alam niya na pupunta kayo dito sa church ngayon. Hindi ito nagkataon sa tamang araw, tamang lugar. Hallelujah! Sa tamang pagkakataon. Amen. Kayo ay sasalubungin ni Lord kapag ka naramdaman niya yung pagkauhaw niyo. And if it's time already. Hallelujah! Kala niyo, nayakag lang kayo. Kala niyo, bakit ba napasunod-sunod ako? Dapat meron akong ginawa. No! Ang Diyos ang nagtakda na maparito ko ngayon.
Dahil siya'y dadaan dito ngayon. Hallelujah! At mag-aayos, mag-aayos ng wala sa ayos. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord. Sabi sa Biblia, sa Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Hallelujah! So narito si Jesus, lumapit siya dun sa babae. Amen? Lahat ng iba pang tao ay umiiwas dun sa babae dahil napakadumi niyang babae. Napakadilim ng kanyang buhay. Walang anyo. Masalimuot. At ang sabi, yung mga birhen, yung ibang mga birhen, eh ano? Amen? Umiiwas sa kanya. Amen? At siya'y umiiwas sa kanila. Bakit? Siya'y pinandidirihan ng lipunan. Kailangan makaigib muna yung mga dalaga. Amen? Matapos yung pag-give, bago siya lumapit dun sa balon na para mag-give. Ang mga parisiyo sa Duseyo, yung mga saserdote doon. Amen? Ayaw siyang pakialaman. Dahil ang palagay nila siguro, masyado nang masama itong babae ito para maligtas pa. Pero siya'y nilapitan ni Melchizedek. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Na nagkatawang tao. At kinausap siya. Nung magsimulang magsalita ang ating Panginoon, unti-unting hinawi ang kadiliman sa kanyang buhay. Amen. Narito siya. Amen. Lima na ang kanyang kinasama at ngayon ay nakikisama sa pang-anim na lalaki. Wala sa ayos. Pero dumating ang ating Panginoong Kristo para hawiin ang kadiliman ng kanyang buhay. Nag-usap sila muna. What's that? He was creating an atmosphere. Amen. Siya ay nilimliman ng presensya ng ating Panginoon si Kristo at nag-usap sila tungkol sa mga bagay-bagay. Una, sa tubig muna. Ang sabi, kung kilala mo na kung sino yung kausap mo, ikaw ang manghihingi ng tubig sa akin eh. Kasi noong manghihingi siya ng may inom eh. Sabi niya, meron ka pang pansalok? Malalim po itong balon ni Jacob. Meron ka pang pansalok? Hindi niya alam, sumasalok na si Lord. Spiritually, can you say amen? Hallelujah. Sabi niya, kung kilala mo lang kung sino yung kausap mo, ikaw ang manghihingi ng may inom sa akin. At nag-usap sila tungkol, galing sa tubig, na literal, ay umakyat ang level ng usapan. Ano yung unti-unting pinapawi ang kadiliman? Unti-unting nagkikreate ng atmosphere. Amen. Bakit? Hindi takot si Jesus dun sa kadiliman ng babae. Katulad ng mga Pariseo sa Duseo, amen? Natakot siyang lapitan, hindi siya pinapakialaman, pero si Jesus, hindi siya nabugaw nung kalagayan ng babae. Alam niya na may binhi sa loob. Hindi siya takot sa kasalanan ng babae, sa dumi ng buhay ng babae. And let me announce to you, hindi takot si Lord sa klase ng buhay meron ka ngayon. Lalapitan ka niya. Amen. Mangungusap siya sa iyo. Hindi siya takot sa mga credo at dogma na daladala mo sa iyong kokote. Hindi siya natatakot sa mga tradisyon. Amen. Na kumukulong sa iyo ngayon. Lalagusin niya lahat ng iyon. Kung ikaw ay predestinated seed, kung may binhi ka niya, mangungusap siya sa iyo ngayon. Amen. Kung kailangan parang ikaw lang ang kausap, gagawin niya. Bakit? Kasi papawiin niya lahat ng kadiliman. E so nangusap sila tungkol sa tradisyon. Nasabi ng babae, ang kustumbre namin, hindi kami dapat makipag-usap sa katulad nyo, ikaw ay isang Hudyo, yung Samaritana, hindi po pwede yan. Wala yan sa order namin. But you see, praise the Lord, yung order ay nagdadala ng disorder dun sa mga nag-iisip na sila ay nasa order. So yung sabi, hindi dapat ganyan, hindi ganyan ang order namin eh. Diba? Hindi ganyan eh. Dapat ganito, ganyan. Ganyan. Dapat may nagsasayawan sa harapan at meron mga naka... Hindi ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Si Lord, diba, pagka dumating yan, inaayos niya yung setup ng mga tao. Diba? Inaayos niya yung order. Hallelujah. Dahil wala sa order. Yung iniisip nilang order nila. And so... Sabi, hindi kami dapat nakikipag-usap. Dumating sila doon sa pagsamba at sa kung sinong gumawa nung balon. At ang sabi, kinausap na siya ni Lord tungkol sa kanyang asawa. Tingnan nga natin kung paano sinabi ni Brother Branham. Dito na lang sa Who is this Melchizedek para makita nyo. Sabi niya dito, when Abraham met him,
He was Melchizedek. Lampasan natin yan, yung susunod. Sabi, it's not good, it's not a good word to use, but when the predestinated seed laying in that little woman, it's not a good word to use, but when the predestinated seed laying in that little woman, believing, watching. So yung babaeng yun, bagamat nasa masamang kalagayan, makasalanang kalagayan, in her heart, she was believing and she was watching. Naghihintay siya sa pagdating ng Mesiyas. Tama ba? Yet in her sinful condition, she was watching for a coming of the Messiah. The church order in that day was so. Almost like it is today. She was standing there waiting to see what the answer of the man was when she said, it's not customary. She was getting in the tradition then of the elders. For you Jews to ask Samaritan, me a woman of Samaria, such a thing or have any dealing. He said, but if you knew who you were speaking to, you would ask me for water. Then the question came up. Jesus said, go get your husband. She said, I have none. He said, well, you have said because, well, you have said, tama ang pagkakasabi, because you have had five and the one you're living with now is not your husband. Sabi niya, quickly watch. There was that predestinated seed to eternal life. And when that light flashed across that predestinated seed, quickly, not like them educated scholars standing over there criticizing, they thought they were in that group, but they weren't. They called them Beelzebub. Amen? Nakita ito ng mga Pharisees and Sadducees, yung kanyang discernment. Can you say amen? Pero sabi nila, ano yan? Si Beelzebub yan. Pero sabi niya, itong babaeng ito, napakasama, napakamakasalanan. Pero minsan niya lang makita. Amen. Nang tamaan ng liwanag. Amen. Yung predestinated seed, it was over. Amen. Nagsimula na yun ang pagkaayos ng kanyang buhay. But soon as he hit that predestinated seed, that light flashed across it. She said, sir, it come to life. See, quickened it. I perceive that thou art a prophet. We know the Messiah. When he comes, he will do this kind of a work. He said, I am he that speaks with you. Oh my, that settled him. She did not need 1,000 coats. Hindi niya kailangan mag-count up at mag-count down. Hey, listen to me. Hindi kailangan ipakita mo sa kanya na alam mo lahat ng sita sa Biblia at kabisat mo dahil maraming nakakaalam niyan na hindi kilala yung author. But here's the author speaking to her. At nung ipakita niya yung word of the hour, the promised word, darating ang Mesiyas, pag dumating siya, ganito ang kanyang gagawin. Makikilala niya ang laman ng puso ng tao. Nung makita yun ng babae, minsan lang, amen, na-quicken na yung binhina ng dun sa ilalim ng kadiliman. My, hallelujah! This brought her from a life of darkness and restored order to her life. Yan po ang ministry ni Melchizedek na nagsasauli ng kaayusan. Amen. Hallelujah! He was God's order causing this order that day. Nung siya pumunta sa mga, amen, sa mga sinagoga at lahat. Bakit? Kasi nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Sabi nila, wala sa order yan. Pero ang problema kasi nila, yung order nila lumipas na. Amen. Ang salitang na naihula ay natupad na ngayon at binago na lahat ng order. At ngayon ay sinasauli ang sangkatauhan sa tamang order. Amen. Napakarami ko pang materials. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kaya ako pinakita yon. Amen. Dahil yun po ang ministry na meron tayo ngayon. Kaya kinailangang maihesya bilang son of man. Amen. Si Melchizedek ulit. Sa Melchizedek priesthood. Can you say amen? At nagpakita ng dominion. Amen. Sa tao. Amen. Praise the Lord. Nangusap sa bagyo. What's that dominion? Nangusap sa lahat ng iba pang creation. Nangusap sa patakte. Can you say amen? Dominion. Hallelujah. Nag-create ng squirrel. What's that? Para ipakita sa atin, it's the same God. At kaya siya narito ngayon dahil nag-create siya ng atmosphere. At marami sa inyo nagsimula ng sumunod, nagsimula ng marinig ang salita niya, but stay in the atmosphere. Kailangan manatili kayong nakababat doon sa atmosphere na yun. Bakit? Para lubusang mataboy lahat ng iba pang natitira dyan na hindi karapat-dapat.
mga ideya, mga diskarte natin, mga katangian nating mga tao, kailangan ano, ma-overcome natin. Kailangan yung bini ay magkaroon ng preeminence at masupil niya, ma-mortify lahat ng gawa ng laman natin. Amen. At magawa nating ano, maghari. Maghari sa lupa. Can you say amen? Sisimula kayo sa inyong sarili, but then this message, amen, will put us in a condition para ano, para magkaroon ng paghahari. Amen. Hindi ka pwedeng magkaroon ng magharing kasama ni Kristo kung hindi mo kayang pagharian yung sarili mong buhay. Sarili mong katawan, sarili mong ugali. And this message, amen, ay nagdala ng transforming power, ng ability para lahat tayo ay mailagay sa kondisyon yan. Amen. Not Aaronic priesthood, but Melchizedek priesthood. Hindi ibang priesthood ang maglalagay sa inyo sa rapture condition, kundi ang ministry of the Son of Man. None other else. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng ibang ministry, hindi pwedeng denominational, but it has to be the word of the hour. Dressed, amen, ayon sa pangako sa ating panahon. Tayo lahat ay magsitayo. Hallelujah. Yes, Lord. Tayong lahat ay magsiyuko. Panginoon, yes, Lord. May we recognize that, Lord? Yes. Pero hindi lang po ito pag-uulit ng mga scripture. But Lord, it is very important, Lord. It's very vital na makita ito ng mga tao. Sino itong bumabago sa kanila? Sino itong humahawi ng kadiliman? Hindi ito posible hanggang sa dumating ang aming panahon, Lord. When Psalms 110 will be fulfilled, Lord. Kung kailan ang dominion ay maisasauli sa amin. Kung kailan ay maibabalik kami sa kaparehong kapangyarihan na meron ka, Panginoon. Katulad ni Eva Tadan nung pasimula. In that perfect condition, Lord. Dear God, sinusuko namin ang aming sarili ngayon. Yes, Lord. Sa mensaheng ito. Marahil hindi po naintindihan ang lahat ng bawat isa sa amin, Lord. Marami pang bahagi ang hindi namin maintindihan, but yung pong ipinahayag mo sa amin, we subject ourselves to it. We put ourselves in subjection. At pinasasalamatan ka namin sa ministry na binigay mo, Lord. Sa church na ito, Lord. Sa mga pinili mong lingkod. Nakakatch ng revelation. At pagka nangangaral, Lord, ay nangangaral ng may pahid ng ministering ito, Lord. Ministering under the order of the priesthood in the order of Melchizedek, Lord. Hindi nangangaral sa dahil sa natutunan sa seminaryo, kundi sa kapangyarihan at pahid ng pagka-saserdote ni Melchizedek, Lord. And Father, tuwing kami pupunta sa church, we're exposing ourselves to that atmosphere. Tuwing makikinig kami, Panginoon, hindi kami nag-aaksayan ng panahon. Exposing ourselves, Lord. Nilalantad namin ang aming sarili. Lord, tuwing kami malalantad sa pangangaral, Lord, merong natataboy na kadiliman sa amin. O God, lalong nagkakaroon ng lakas ang aming mga bini para may manifest kung ano yung dating nandoon, Panginoon. And so God, I ask now, na ikaw, Panginoon, magsimulang kumilos sa isang makapangyarihang paraan sa bawat individual. Magmula ngayon, dahil nakikita nila ngayon itong ministry, Lord, bilang Lord, isang ministering katulad nito, Ama, ikaw, Panginoon, yung ginawa mo sa pasimula, ninuulit mo lang ngayon dahil, Lord, ito'y pagsasauli sa kaayusan ng lahat ng bagay. Lord, kung meron pong mga hindi tama sa amin, O God, sinusuko namin, and we ask, Lord, kung di namin kaya sa aming sarili, ikaw na tagapag-ayos ng mga kaguluhan ang kumilos sa aming buhay, Panginoon.
Father, mga anak namin, lahat na mamahal namin sa buhay, tinataas namin sa iyo. O God, minsan, Panginoon, ako bilang lingkod mo, inisip ko, parang wala na yata ang pag-asa ito. Wala na pag-asa ito, Panginoon. But Father, ikaw po ay tumitingin ng lampas sa kaguluhan, sa kadiliman ng buhay ng bawat isa. At hindi ka nagsasawa, Lord. Nangungusap ka hanggang sa mahawi ang lahat at matamaan mo yung binhing yun. And I pray, Lord Jesus, huwag mong sawaan ang mga kapatid ko na naririto. Help them, Father. Dinataas ko sila ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing the chorus before we dismiss, just the chorus of the song. Lord, I worship you because of who you are. Amen. And then we'll let you go. Amen. In the name of the Lord. Lord, I worship you because of who you are. Not just for all the mighty deeds that you have done. Let's worship him. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise. Because of who you are. Let's sing it one more time. Just raise our hands to him. Lord, I worship you because of who you are. We praise you, we worship you, Lord, just for all the mighty deeds that you have done. Oh Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. We love you, Lord. Mga Panginoon, hindi lang that's a church, hindi lang sa awitin, kundi sa buhay namin ay masamba ka. In Jesus Christ's name. Amen. Tayong lahat ay maaari ng amen. Dahan-dahang umalis as we shake hands with one another. God bless you all. Amen. Not just for all the mighty deeds that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. Mighty deeds that you have done. For the reason to voice my praise. Spoke the word. Planets fill the empty sky. You place the wind and the mountains the garden. And though they fell, they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds. And yet a greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are. Not just for all the mighty deeds that you have done. And Lord, I worship you
because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise, because of who you are. Hallelujah. Yes, Lord, enduring love displayed throughout this crucifixion. And in the dark, you tore the grave and bear the part. Oh, Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet a greater wonder brings me to my knees. Oh Lord, I praise you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise, because of who you are. Because of who you are. Praise, cause of who you are. Help us, my praise because of you.